Welcome po muli sa ating channel. Ang ating gagawin ngayon ay breadstick chicken. Ang ating pong mga ricado sa ating breadstick chicken ay ito po. Siyempre ang ating chicken breast na slice na lilinisin natin, pipigain natin ang ating ang tubig niya para hindi masyadong matalimasik pag ipinirito. Siyempre hindi naman kailangan talaga yung tubig nun kasi na-pressure na yan, kaya may tubig ang ating dinipros. Yan ang mangyayari, sasabayan natin yan ng spaghetti, chicken spaghetti with breadstick chicken. Kailangan po paminta, asin, itlog, chicken powder, at saka ang ating bread, ang ating chicken breast na slice. Yan, lalagay na natin ang mga ricado natin. Bahala na po kayo na kung anong tumantya, wag lang maraming asin para hindi maalat, kasi ang ating chicken powder ay masyado na yung may alat na rin yun, kaya hindi natin kailangan ng masyadong asin. Yan. Halu-haluin lang natin, haluin natin mabuti para nun kumalat yung lasa at maging parehas ang laban. Sabi nga, nang walang, kumbaga, hating kapatid ang parte. Ibig sabihin, pare-parehas ng alat. Ricado pa natin sa ating spaghetti, bawang, sibuyas, at ang kamatis, gagat-garin natin, at ang tomato sauce, saka siyempre, ang paminta, asin, chicken powder, at ang ating spaghetti noodles. Yan. Meron tayong tubig dito, pakukuluan natin muna ang ating noodles. Ngayon, mabilisan natin yung gagawin kasi siyempre, nagmamadali tayo. Yan ang magiging itsura niyan mamaya, ang ating spaghetti. Kumukulo na ang tubig, ilalagay na natin ang ating spaghetti noodles. Bahala na po kayong tumantya kung ilan ang inyong gagawin kasi wala tayo rito ng timbangan. Sa isang box, kumuha lang ako ng konti. Yan, lulubog natin yan. Dahan-dahan lang. Ingatan ang ating mga kamay. Pag kumukulo na ang tubig, ngayon naman ay gigis na natin ang ating sauce. Sabay-sabay natin yung gagawin para mabilisan ang ating trabaho. Saglit lang tayo sa kusina. Sabay-sabay natin yung gagawin. Ngayon, mainit na ang mantika. Ilalagay naman na natin ang ating mga rikadong bawang at sibuyas. Yan. Ipisa natin. Hindi natin kailangan ng karne sa ating spaghetti dahil meron na tayong breadstick chicken. Meron na tayong chicken na iuulam natin doon sa ating spaghetti, kaya hindi natin kailangan ng pang karne para doon sa ating spaghetti noodles. Kailangan natin kumulo doon. Halu-haluin din natin ang hindi masunog. At pagkatapos nyan, lalagyan natin ng ibang mga ricado. Siyempre lagay na natin ang ating mantika na pagpipirituhan ng ating chicken. Kasabay na natin sa paggisa ng ating spaghetti. Lagay na natin ang ating ginagad na dalawang kamatis. Halu-haluin para hindi masunog, at para siyempre talagang ganun naman tayo pa nagluluto. Haluin natin, tatakpan habang hinahalo din ang ating spaghetti noodles. Kapag mainit na ang ating mantika, ilalagay na natin ang ating chicken na marinate kanina. Ilalagyan natin ng ricado. Haluin din natin ang ating kamatis kasi minsan masusunog yan kapag medyo malakas ang kalan. Ilakasan ko kasi nagmamadali na si boss. Yan ang ating breadcrumbs na ibabalot sa ating chicken breast na na-slice na haluan ng mga ricado na pampalasa. Yan, piprito na natin habang tayo ay nagigisa. Kailangan natin ng tatlong kalan para tayo ay mabilis matapos. Saglit lang tayo sa kusina at ready na ang lahat. Halo kay ube. Tapos, halo din doon. Lagay din doon. Merong naiwan na isang piraso. Yan ang magiging itsura niya. Kulang palang konti sa init ang ating mantika. Pero, okay na rin naman. Luluto na yun habang umiinit. Kasi nagmamadali kanina.
pagkabisita kami. Hindi naman ako makapagluto at na maraming bata dito kanina. Kaya hinayaan ko muna silang umalis bago ako makapagluto. Kaya sabi ni Amon, gugutom na siya. Kaya minabilis natin. Sabi ko sa kanya, saglit lang at chichik-chakin natin. O immediately matatapos natin yan sa ilang minuto lang. Medyo matagal lang naman dyan ay yung paglaga ng noodles ng spaghetti. Pero yung kamatis naman, saglit lang yan, luto na. Ilang halo lang yan. Kung tinakpan mo, okay na. Kasi natutuyo, lagyan natin ng konting sabaw. Yun naman pinaglagaan ng spaghetti, okay lang yun. Kasi mainit na tubig. Kasi kukuha pa tayo ng mainit na tubig, magpapainit pa tayo. Pwede na tayong kumuha doon kasi wala naman tayong nilagay doon na pampaalat. Mantika lang na konti ang nilagay natin doon para hindi mundikit sa pinaglaga, sa inilalaga nating noodles. Lalagay na natin ang ating tomato sauce. At kalahati yun, may natira kasi ako sa niluto ko kahapon. Lalagay ko ulit yung isang box na maliit na 25 grams yata yun. Lagyan din natin ng paminta. Lagyan natin ng paprika. Pero ang paprika, optional lang yun kung sino lang may gusto. Tapos lagyan natin ng konting sabaw ulit para medyo magkaroon ng sauce. Kahit na wala yung palalambutin, kundi kamatis ng sibuyas, kaya lalagyan natin ng konting tubig para hindi masyadong dry ang ating sauce. Haluin ulit ang ating spaghetti. Tingnan natin kung ready na. At ang ating chicken breast. Ang ating breadstick. Breadstick chicken. Palitin natin ang apoy kasi medyo mahina dun ang apoy dun sa gawin na yun. So medyo mapadali yung pagluluto ng noodles para hindi masyadong maiwanan. Ayan, maganda na ang kulo. Talagang kulong-kulo na. Tuloy-tuloy lang natin ang paghahalo para hindi masudidikit sa ilalim yung ating sauce. Kasi meron lang tomato sauce yan. Ayan, kutuban natin kung okay na. Okay na, sarap na. Yummy na siya. Talagang inulang lang ng konting sauce. Kaya lagyan ulit natin ng kalahati pa sa dalawang tawag doon, dalawang sachet o dalawang plastic na ano, laga yan ang ating nailagay na sauce. At halos almost ready na rin yung ating noodles. Kaya nyo, maganda naman ang kulo niya. Haluin para makita kung okay na nga. At ang ating chicken din, panisya-minsan i-check din natin. Ayaw din natin ma-overcook ang ating chicken kasi maganda yung medyo tama lang ang luto kasi pag dry matigas din. Ayan, tignan nyo. Looks yummy na. Saglit lang yan. Nalagay na natin, haahunin na natin. Ayan, napakasarap yan. Sinadya natin medyo maliit lang nakawali ang ating lutuan kasi hindi nga kakasya dun sa kalan pagka medyo malaki. Pero okay lang yan, mabilisan lang naman. Hindi naman yan kailangan iprito ng matagal. Dahil wala naman yung buto, fresh naman yan. Kaya saglit lang yan, maluluto. Pag naluto yung coating yan sa ibabaw, lutuan na rin yan, loob yan. Saka hindi naman yan native na chicken. Pwede na rin ang ating noodles kaya tanggalin natin yung sabaw. I-strain natin, tatapon na natin yung sabaw niya. Kapag okay na, nahugasan, napalamig natin konti. Hindi naman totally panalamig kasi hinugasan natin yung malamig na tubig. Lagay ulit natin na ron sa kawali. Kasama na nung ating sauce. Yan na, halo-haloin na natin. Lipat natin doon sa medyo mas malakas na kalan. At saka doon sa medyo hindi masyadong dikit sa kabila para maiposisyon ang maganda yung isa nating kalan. Natin habang hindi pa natin pinatay yung kalan doon para kasi yung noodles lalong ma-absorb niya yung sauce. Kaya lang natin siya na kumukulo pa, na nakabukas yung ating stove para yung sauce ay unti-unting pumapasok yung lasa niya doon sa ating noodles. Habang hinihintay din natin yung ating piniprito, pwede na natin yung ilagay sa ating lagayan. Pwede na i-chef, pwede na kumain si
amo na nagmamadali. Saglit lang, sabi ko sa kanya, maghintay ka lang dyan at bibilisan ko ang pagluluto. Kita niyo naman, saglit lang, ayun na, ready na ang chicken. Yung unang prito, kanya na yan, mauna na siyang kumain. Ingat lang ha, sa pagganan ng kamay kasi kumukulo ang mantika. Pagka hindi, pagka pumasok ang ating daliri doon, eh babalatan niya kasi mainit ang mantika. Ibang init ang mantika sa tubig, so ingat lang. Yung mga tunay na kusinero lang nakakagawa nun. Yok lang. Pero talaga naman kusinero naman ako. Kaya kita nyo naman, nakapagluluto ako. At pwede na natin niyang serve. Pwede na natin pakainin ang ating pinagsisilbihan. O kung gusto nyo mang ibenta yan, gawing hanap buhay, ay panalong panalo yan. Hindi kayo mapapahiya sa pagsisilbihan. Basta siyempre, tayo kasi sanay ng may karniyang spaghetti, so partneran na lang natin ng breaded chicken. Dito sa Israel ang luto ng mga spaghetti, wala naman talagang karne, ganyan lang. Very simple, pero masarap. Tapos lalagyan na natin ng chicken stick, bread chicken stick. Stick kasi, parang stick kasi siya dahil in-slice siya ng pahaba. Pero kung tawagin dito yan ay... So, ayan na ang ating breaded stick chicken. Salamat sa inyong panunood at sana huwag kayo magsasawa. At sana tangkilikin niyo po ang channel ni Kapotpot. Maraming salamat po. Breaded chicken with spaghetti. Delicious and yummy.